syempre, di ba, parang ngayon, yung mga love teams kasi, parang pahinga sila, di ba? Parang kakatapos lang ng Katniel, tapos yung Lizken. Wala kasi masyadong love teams ngayon. Kayo ang current love team. So I felt that I needed to interview you kasi among every single love team, kayo yung may work, kayo yung current. Ang cute-cute ng show ninyo, di ba? Ang galing-galing nyo na umarte. Sobrang galing nyo ng umarte. But between the two of you, this is just my personal opinion, sobrang laki ng improve ni R2 from Vince and Kath and James. Pero, Loisa, as in, ikaw talaga, that's really your show. As in, ikaw talaga yung super galing. Stepbrother mo si R2, di ba? Sobrang galing nyo na. Ang laki ng in-improve nyo. Why do you think you work so comfortably with each other? Bakit sobrang comfortable? Kasi di ba, syempre ba mag-jowa kayo? Parang gusto mo yung partner mo, may ka dapat galingan mo. Kasi ayoko mong pahiya. Kasi mas gusto mong mas yung partner mo yung mas magaling kaysa ikaw. Kasi di ba, parang, kung mahal mo yung tao, di ba, parang ayokong mag-outshine ako dun sa partner ko. So bakit sa tingin nyo sobrang ayos ng working relationship nyo? Bukod sa amin, feeling ko, siguro mahal din talaga namin yung trabaho namin. Oo. Tsaka nung lockdown, kasi after lockdown to, nagkaroon kami ng mga realization na talagang dapat pala talaga every trabaho na ginagawa mo ay gagalingan mo talaga na. Na i-feel mo talaga na parang yun na yung last mo. So ganun yung naging feel namin ni Ronnie dito sa Unloving, yun na. After namin na pahinga kasi lockdown, parang nagutom kami na magtrabaho. Oo. Nabigay namin dun lahat. Yes. Siyempre, para din maganda din sa management, yung feedback, yung makukuha namin feedback dahil sa tiwala na binigay nila sa amin. So, yun yung kapalit na trabaho na binigay namin sa kanila. Oo, tama. Meron kayong offers from both opposite networks. Bakit kayo nag-choose to stay with ABS? Kahit na wala ng franchise, kahit na ang dami ng against it from the government, why did you choose to stay with ABS-CBN? Kasi mahal namin ng ABS. Mahal namin ng ABS kasi diyan kami nag-start eh. Yan ang nagsimula eh. At saka ang ABS hindi mawawala yan. Mawala man, saglit lang yan. Babalik at babalik din yan. Tsaka kapamilya. Kapamilya talaga puso namin. Oo. At saka ako naman talaga personally, grabe yung pasasalamat ko sa ABS-CBN. Kasi talagang family talaga sila na maasahan mo. Hindi lang, naranasan ko kasi yung ako yung may problema. Tapos sila yung nandyan talaga para supportahan ka. And yun din yung gusto kong iparamdam sa ABS na kahit ano mangyari, nandito lang din ako para sa inyo. Ganyan. And, yeah, and tama yung naging desisyon. Kasi diba, syempre, meron kayong show now. And then, yes, nasa ASAP kayo, ASAP. Diba? Parang kayo na ngayon yung pinaka-pinaprontang love team, diba? Anong nafe-feel nyo? Do you feel pressure? Napapressure ba kayo na kayo na yung nakapronta ngayon? Kasi syempre, diba, yung mga love teams kasi nag-escalate yan, diba? Parang syempre, tumatawid yan. Iba-iba na. Kayo na yung nakapronta ngayon. So, kayo na yung, kumbaga, nagtatayo ng bandera. So, ano nafe-feel nyo na kayo yung current love team to watch? No. Napag-usapan naman namin na kailangan namin relax lang. Hindi namin kailangan isipin na, be, tayo ngayon yung ano, blah, 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 blah. Naka-pressure yung ganun eh. Uh-oh. So, sabi kami, relax lang. Gagawin namin yung work namin. Kung ano ibigay niyo sa amin, gagawin namin. Mm-hmm. And gagawin namin yung best namin para maramdaman nila yan. Totoo. Kasi minsan pag nagpapadala ka sa pressure sa mga tao, mas nawawala ka sa focus. Eh. Maganda yung nakafocus ka sa sarili mo. Yes. Kung anong gagawin mo. Kung anong gagawin. That's at saka sobrang grateful kami kasi, di ba, after 4 years na kami, tapos ito talaga yung unang series na nagawa namin ni Ronnie. Kaya saka nabida kayong dalawa, di ba? Nabida kayong dalawa. Yes. Nararamdaman nyo ba na merong konting pagkalugi? Kasi syempre, di ba, hindi na siya katulad ng dati, hindi na siya network television, streaming, tapos syempre, pandemic. So, hindi alam nyo, hindi kayo makapag-promote, hindi kayo, ano yung nafe-feel nyo na first big break nyo as a couple, pero hindi na siya like the old normal? Ano yung pros, ano yung mga pros, ano yung mga cons para sa inyo? Siguro nagpapasalamat na lang kami dahil may work pa din. Binigyan kami ng pagkakataon at saka naramdaman namin na pinagkatiwalaan kami ng ABS.
mawala man or nandyan, lugi man or hindi, basta magtatrabaho kami para sa ABS. Totoo. Tsaka hindi na din namin nakita yung mga negative side na walang masyadong, yung hindi na siya kagaya national, dati. Kagaya dati na anytime nandyan. Tinignan na lang namin na bilang sa amin na lang na papataas kami, at least hindi kami pababa na walang ginagawa. Yes. Yun na lang talaga yung tinitignan namin ni Ronnie. Kaya hindi kami nagiging nega. Puro positive lang yung mindset namin dito sa Unloving You. Saan yung sa tingin nyo papunta yung magiging future ng entertainment na ngayon na parang lahat nagiging streaming, lahat nagiging online, wala nang broadcast, diba? Well, not as much as before. Saan yung sa tingin pupunta yung magiging future ng career ninyo? Ano ba? Paano ba? Sa akin naman, future. Kasi ngayon kasi talagang digital na lahat eh, no? Oo. Talagang digital na. Kaya kami naman ni Ronnie, kung saan pwede kami sumiksik, go. Ganun. Go, pwede. Todo. Dito kung saan meron. Kung saan may trabaho. Ayun. Speaking of digital, kasi sobrang nag-viral yung video ni Moira. Napanood ba yung video ni Moira? Yung kay Julia tsaka kay Joshua. Nag-closure sila sa MTV. Basta today, sobrang siyang viral. Napanood okay. Nyo yung kay Joshua tsaka kay Julia. Nakita ko yung mga clips lang na memes. Yung parang mga memes lang nakita ko. Anyway, silang dalawa nag-explain sila sa isa't isa kung paano nila nagsakpan yung isa't isa, and then nag-sorry sila sa isa't isa, ganyan. Basta mahaba yung video, 11 minutes, sa si Moira yung kumakanta. So parang doon nila na-explain yung end ng relationship nila. Anong feeling nyo that both Loisa, your ex, si Joshua, tapos si Ronnie X na love team niya, na nakapag-closure sila ng ganitong klaseng way? Panoodin nyo mamaya ha, sasabihin nyo sa akin kung anong naramdaman nyo. Kasi syempre ngayon, kasi everything is digital, everything is online, diba? So, when a relationship ends, kapag natatapos yung relationship, especially na ganitong age na digital lahat, ano yung pwedeng gawin ng couple para ipahiwatig sa public nila na ganito kasi nangyari, kaya natapos? Diba? Kasi syempre, meron kayong mga fans, meron kayong mga devoted fans. Yung Joshua, sobra sila nasaktan, diba? And you were involved with both Julia and Joshua. Tapos ngayon, sinara na nila yung chapter. Tapos maganda yung pagkakasara nila. Ano yung feeling nyo about that? Nakakatuwa para sa kanila. Makakatuwa. Kasi nagkaroon sila ng closure. Kasi hindi lahat nabibigyan ng closure. True. Diba? Yung iba, iniwan lang na wala ng dahilan. Pero at least sila, nagkaroon sila ng closure sa isa't isa. Mabuti rin yun. At least wala silang iniisip. Ganyan. At wala silang sama ng loob sa isa't isa. Correct. So, naayos nila, natapos nila ng maganda. So, happy ako para sa kanilang dalawa. Close ka ba kay Joshua? Joshua, sa ASAP. And close din naman kami dati. So close kami ni Joshua. Okay. So kung ikaw, syempre di ba parang successful yung relationship ninyo, ano yung mabibigay mong payo kay Joshua in his next relationship? Sa susunod niyang relationship? Four years na kayo, di ba? Yes. 5 years! 5 years na kayo together, di ba? 5 na kami. This year. So siguro kay Josh... Anong anniversary nyo? November 26. November 26. Hindi, na wala. Diba? Nagtanong. Siguro nalito siya. So, 5 years na kayo. So, anong mabibigay mong payo? Kasi mahirap yun gawin sa showbiz, ha? Na matagal kayong together. Real and real. So, anong mabibigay mong payo kay Joshua in his next relationship? Since nag-closure na siya. Ang mabibigay kong payo sa kanya, ang babae hindi hinahanap yan. Ang babae hindi hinahanap yan, hindi ni isa-isa para lang makita mo kung sino yung para sa iyo. Siguro usang dumarating yan. Magantay ka lang. Total naman may pinagkakaabalahan siya, may work siya. So magantay ka lang, darating din yung para sa kanya. Kasi kung nape-pressure ka sa sarili mo na kailangan ko magka-girlfriend, kailangan ko ng ganito.
mahirap po talaga, mahirap, mahirap 'yun. So kailangan relax ka lang, focus sa work, and darating din 'yun. Darating din 'yung tao para sa kanya. Maraming kabata, ano ba kayo? Millennials ba kayo or Gen Z? Hindi ko alam 'yan. Ano ba kayo? Gen Z na yata kayo, no? Or millennials? Oo, siguro yun. Feeling ko, Gen Z. Marami kasing Gen Z ngayon na hindi nila alam kung paano lulugar in their relationships. Kasi syempre, pandemic, kasi hindi nagkikita, di ba? Kayo, successful kayo in such a way na, nung, kasi di ba, nagkaroon kayo ng movie nung simula ng, bago pa mag-pandemic, di ba? Yung James and Pat and Dave, di ba? Parang feeling ko, paangat na eh. Tapos bigla nagka-pandemic, di ba? Tapos, natuloy nyo with Unloving You Now. Pero syempre, merong kasing gap. Merong ilang buwan na, alam niyo yun, parang hindi natin alam kung anong mangyayari, di ba? But you were able to keep your relationship together. Maraming mga kabataan that look up to you thinking, paano nila nagagawa na keep nila yung relationship nila together na hindi naman madali. Kasi syempre, di ba, parang hindi kayo pwede magkita, hindi kayo mag-ano. Ano yung mabibigay niyong payo para sa mga katulad niyong millennials or Gen Z in a relationship na hindi sila pwedeng magkita or magsama physically, pero kailangan nilang ituloy yung relationship? Paano niyo naging nagawang maging successful na ituloy niyo yung relationship niyo? Siguro, kailangan niyo talagang pag-usapan eh. At saka, kailangan din ng tiwala sa isa't isa kahit hindi sila magkasama. Totoo. Tsaka iwasan nila yung nag-aaway sila tapos hindi pa sila magkasama kasi minsan hindi yung nakakatulong yun eh, di ba? Yung magkaiwalay na nga kayo tapos nag-aaway pa. Yun din yung iwasan nila na mag-aaway lalo na hindi kasi sila magkasama. So mahirap mag-explain ng hindi magkasama tapos nag-aaway kasi nami-misunderstood, ganyan, di ba? So mahirap. Kaya kailangan pag magkahiwalay, hanggat maaari, huwag silang magka-problema o mag-aaway kasi mahirap. Kailangan nyo magtiwala sa isa't isa. Kailangan nyo respetuhin yung desisyon ng isa't isa. Huwag dapat kayong... Hindi, kasi hindi ko din talaga ano. Siguro, respetuhin nyo na lang yung isa't isa. Tsaka, yun. Kasi kung may respeto kayo sa isa't isa, maintindihan nyo eh. Dapat nagbibigayan kayo, hindi kayo nagpapataasan. Napanood ko sa interview niyo sa Magandang Buhay, meron kayong mga pangarap to magtayo ng bahay together. Mm-hmm. Ang bata niyo pa, di ba, 24, 21, di ba? Paano niyo na naiisip na magkakaroon kayo ng bahay together na sobrang bata niyo pa? Do you think na kayo na talaga hanggang dulo? Yes naman. Ang taray mo, girl! Kasi, bakit ko pa pinasok yung relasyon? Bakit pa namin pinasok yung isang relasyon na ganito kung hindi naman kami yung para sa isa't isa? That's true. Oo, kasi yun yung hindi alam nung iba eh. Feeling nila pag may girlfriend ka, may boyfriend ka, oh, shit, may girlfriend ako, sweet-sweet kami. Hindi eh, hindi ganun eh. Kailangan, tuloy mo. Kailangan tinitingnan nyo rin yung future nyo. Yung future nyo, kasi... Diba? Kasi kung may pangarap kayo sa isa't isa, doon kayo mas lalong titibay eh. Kung pinag, di ba? Yung kagaya namin ni Loisa, may pangarap kami para sa future namin. Anong pangarap mo para sa future nyo? Siyempre yung may bahay naman na siya, may bahay naman na din ako. Siguro yung bahay namin dalawa. Para kung magkakabahay kayo together, saan yung bahay nyo together? Kasi Laguna ka, di ba? Saan yung bahay nyo together? Wala pa naman. Sa tabi lang. Sa tabi lang. Hindi. Nagtitingin-tingin na naman kami nung mga... Ito si Loisa mahilig tumingin ng lupa, kung saan lugar. O, saan so, kasi... Girl, saan ka na namasyal? Saan ka na namasyal? Ang maganda kasi Antipolo eh. Parang maganda din yung... Ang layo sa Laguna na Antipolo, ha? Oh, eh, check tayo sa Nuvali, di ba? Nuvali, nag-check din kami malapit sa Tagaytay. Mahilig kasi kami maganyan yung magtingin-tingin. Kasi... Para kahit ginto pa lang yung edad namin, gusto na namin yung mag-invest. Yung minapupuntahan din yung pinagtatrabahuhan namin. True. Ilan ang gusto niyong anak? Wah! Sabi niya, ano daw, anim daw. Wah! sabi ko, dalawa lang kaya ko. Hindi maniwala dyan. Anim, apakooy mo. Apakooy na anim. Sabi mo sa akin.
Basketball. Three boys, three girls. One bakla, one tomboy. Hindi, anim daw, anim na lalaki. Anim na lalaki? Hindi, joke lang, joke lang. Hindi, gusto ko ano lang, pwede na sa akin mga tatlo o dalawa lang. Sabi mo, anong gusto mo unang anak, babae, lalaki? Anong gusto mo unang anak, babae, lalaki? Loisa? O babae? Ako, para ate, no? Ate, oh, para ate-ate talaga. Ako, gusto ko ikaw talaga lalaki una. Kaso, syempre, dumating man yung time, dumating man yung panahon na yon, kung ano man yung ibigay ng Diyos, tatanggapin namin, syempre. Anong age mo gusto magpakasal? Matagal pa yun magpapakasal. Pero si R2, si R2 muna, anong age mo gusto magpakasal? Siguro mga 29 ako. Ang lapit na nun, ha? Yan. So, pag kasi, 29 ka, pag 29 ka, 25 sabi mo, ka na. Mga ganyan. Yes. O mga ganun, 25 si Loisa, di ba? So, sure na kayo sa isa't isa? Oo naman. Kasi parang, kasi parang hindi mo makikita na maghihiwalay kayo kasi sayang eh. Sayang yung pinagsamahan yung dalawa. At saka grabe na yun. Oh, sige, go R2. 35, si RB, 35. RB, baka di na ako makabuo niya. Anong yan to si RB? 30 na din ako nun, ah. O, sinasabi ng fans nyo na between the two of you, si Loy, siya daw talaga yung thoughtful, siya daw yung nagsusurprise, siya daw yung mahiling magregalo, ganyan-ganyan. Pero nakita ko nung Valentine's kahapon, binigyan mo siya ng flowers, as may letter L, di ba? Kamusta yung celebration nyo kahapon? Anong ginawa nyo? Sa totoo lang, napakasimple lang ng celebration namin kahapon. Hindi naman namin kailangan ng romantic na date. Kasi para sa amin... Tsaka 5 years na. 5 years na kami. Wala na din sa isip namin yung mga ganyan-ganyan. Basta kami, kung masaya kami na magkasama, yun kami. Kung saan kaming masayang dalawa. Ano nga ginawa nyo kahapon? Dinner with family. Dinner with family, tapos konti-konting mama-mamam. Mama! Yun. Tapos? Simple lang. Kasi syempre, kung sa sitwasyon ngayon, may pandemic, lockdown, so medyo mahigpit. Tsaka para safe na din kasi nag-work din para tayo. Para safe na din kasi may work kami lagi. So, kailan kayo nagtataping pala? Kailan kayo nagtataping? ASAP. Every other week. Every month ba? Every, siguro, dalawang, hindi ko alam. Hindi ko alam. Every other week. Pero tapos na yung Unloving You, diba? Nakabago yes. na yan. Tapos na, diba? Parang, syempre, yan yung pinakamagandang regalo na binigay nyo sa fans nyo, itong lockdown. Yes. Kasi, yes. Sobrang cute ng story. Stepbrother, stepsister, di ba? In yes. real life, pag meron kayong stepbrother na kaganyan ka, gwapo, ganyan ka, ganyan. Oo, kaya nga nagustuhan namin yung story kasi parang nakaiba sa... Kaya cute, nung inanggap namin yung Unloving You, tinanggap namin agad. Hindi kami nagdalawa. Ang laki na in-improve mo sa acting, Ronnie, ha? Ang laki na in-improve mo sa acting. Di ba? Totoo. Si Loisa, magaling na umpisa pa lang, di ba? Yes. Anong masasabi niyong payo para sa mga kabataan na katulad ninyo na syempre, di ba, ang tagal nilang hindi nagkita during the pandemic, tapos nagkita sila, finally, maluwag na yung restrictions, pwede na magkita, gusto na nilang mag-sex. Anong pwede niyong payong ibigay sa kanila? Nagulat ako. Bakit? Payo! Bakit naman magagalon? So mag-antay. Ibigay nyo kasi yung payo nyo. Sabi ni Arthur. Hindi. Ano muna yun? Siguro dapat. When do you know? Sige, ganito na lang. Kailan nyo malalaman na ready na kayo for that kind of a commitment? Because sexual relationships are a commitment, diba? Iba yun, syempre, yung relationship, mag-jowa kayo, ganyan-ganyan. Kailan nyo malalaman na ready na kayo for that kind of a relationship? Siguro, pag naramdaman nyo na sa isip. Pag mature na yan, kasi nga, sa totoo nga, ngayon nga, hindi pa tayo masyadong tumatanggap ng mga ganung role, eh. Mm-hmm. Kasi, yung offer sa amin dati na show na sobrang sexual siya. Hindi pa ready. So, mararamdaman nila yon pag ready na sila. Okay.
when you're ready and when you're emotionally and physically ready, di ba? Ganyan dapat yung isa bahagi natin. Next question daw. Kataan, di ba? Ano? Next question daw, sabi ni Arby. Okay. Ano na lang, as a last question, kasi 1 hour na tayo nag-uusap. O, tinamot, Ronnie, sabi sa akin, Arby, hindi ka daw makipag-uusap sa akin. Sigo, ha? Bakit? Di ba? Eh, kung mas magdaldal ka ba kay Loisa? Ano totoo. Oo, di ba? Mas marami pa siyang kinuda. Mas marami pa siyang kuda. Ano na lang yung mabibigay niyong advice sa mga katulad ninyong kabataan na syempre, di ba, hindi sila masyado nakita. Nagkakaroon sila ng hard time para ituloy yung relationship nila. Kasi hindi naman lahat ng tao merong luxury para makapagtrabaho sila together, di ba? Maraming mga kabataan na hirap din silang ituloy yung relationship nila because of what's happening in the world, di ba? Ano yung mabibigay niyong payo para sa kanila? Kasi kayo na, napapawork niyo eh. Para sa akin, kailangan nilang pag-usapan yan kasi kung isa na lang yung may gusto ng relasyon, tapos yung isa ayaw o tinatamad na, siguro kailangan din nilang i-let go yun. Kailangan nilang mag-uusap eh kung ilalaban pa nila o i-let go na nila. Kasi mahirap yung isa na lang yung kumakapit pa sa relasyon. Kaya dapat dalawa sila. Kailangan nilang pag-usapan, lalo na yung mga ganyan, yung hindi masyado nakikita, ganyan. So, kailangan nilang pag-usapan kung ano ba talaga yung goal nga nila sa buhay nila at kung anong gusto nilang takbuhin ng relasyon nila. Tama. Ikaw, R2. Yes, same. Same nung at... Pati nga nang tinanggal sa yung ipin. Asan yung nawala? Ay, nakapasta. Yan. Yan yung tinanggal. Ano yes. Yung nasa ano mo? Happy face? Ah, happy face. Para siyempre... Ang ikaw gumawa niyan, Loisa. Ikaw gumawa. Hindi, kimimi. Haba na. Sa kanya din ang haba na. Oo. So, ay, salamat. Ang saya-saya ng show nyo. Yes, sobrang happy ako na kayo na talaga yung current love team. Sana pag mabutihan nyo pa yung trabaho ninyo. Para sunod-sunod pa yan, I'm very yes. Thankful that you finally, you know, have this big break together. Kasi di ba, nagkaroon kayo ng big break apart. So, masayang-masaya ako na nagkaroon kayo ng big break together. At talagang nag-work out for your good. Tama yung decision to stay with ABS-CBN. Yes. So, sobrang happy ako na this is your time. This is really your time. So, sana you take this time to be very appreciative. Sana alam nyo kung anong meron kayo at huwag nyo talagang papakawalan yan. At maraming salamat kay Arby. Diba? Yes, thank you, Arby. I love you. O, sabi niya, bigyan niya daw siya ng moment. O, bigyan niya ng moment si Arby. Bigyan niya ng moment. Nasaan, Arby? Bigyan niya siya ng moment. Bigyan niya siya ng tribute. Ano bang pwede niyo masabi sa kanya? Kasi si Arby, talagang mula pa nung umpisa ng career niyong dalawa, nag-uusap na kami. Parang sa Arby, ano mong gagawin natin? So, Arby ha, masyadong ano pa, ganyan-ganyan. So, talagang nakabantay kami sa career ninyong dalawa. From your ups and downs, alam namin pareho yan. So ngayon, you have reached the point na ito na talaga yung time ninyo. So huwag nyo nang pakawalan yan. Ang galing-galing yun ng dalawa umarte. So I hope na in the future, i-up nyo pa. Diba? So anong masasabi nyo na sa lahat ng mga artista na alam nyo yun, na binigyan ng opportunity, kayo talaga yung nakapronta ngayon. Kami gusto namin talaga ni Ronnie magpasalamat sa management, sa tiwala na binibigay nila sa amin ni Ronnie. Kasi tama nga, hindi lahat talaga nabibigyan ng ganitong offer, nabibigyan ng ganitong work. Tama. Kaya hindi namin talaga siya tinitake for granted. Talagang ginagalingan namin, pinapakita namin yung best namin. Doon pa lang sa hindi ka malilate sa trabaho mo, talagang binibigay na namin. Yung ganyan. Ganon, sobra kami nagpapasalamat talaga sa ABS, sa management, sa Star Magic, kay Arby. Yes. Diba? Tama, tama. Kasi grabe yung binigay nila sa amin. At saka yung pag-promote din ng Unloving You, talagang nandyan sila. Talaga pati yung mga fans, yung mga Loini. Yes, the Loini. Grabe. Thank you so much for giving me an hour of your time. So, yes. Thank you din. Then, ikaw kasi, nahihiya ka daw. Kagabi ba ako nakipagtawaran kay Arby? Sabi ni Arby, nahihiya ka. Pero ang dami mo namang dinakdak. Totoo, maganda yung kato. Napanood mo daw yung ibang interviews, nahihiya ka daw. Sabi ko, nye.
Natakot sa mga tanong mo. Ano, madali lang, di ba? Pinawisan ako. Totoo, init. Ang init. Parang nagsisi ako na nag-sweater ako. Maraming salamat sa inyong dalawa. Congratulations on your new show. I really enjoy it. Sobrang saya. Ang galing-galing niyo na umarte, dalawa. Especially ikaw, Ronnie, R2, sobrang galing mo na. Si Loisa, matagal na magaling. Ikaw talaga, sobrang improvement. Nakaka-proud kasi pinapag-usapan namin kayo parati ng best friend ko. So, sobrang proud. O, mag-kiss naman kayo para sa fans. Yes, sa mga sumusuporta sa amin lagi, sa walang sawang pagpapatrend sa Twitter, maraming salamat po. Thank you sa suporta na binibigay niyo sa amin. Sobra namin na-appreciate lahat. Hindi man kami ganun ka-updated sa mga social media, nandiyan pa din kayo para paikayan kami. Totoo, thank you kasi grabe. Ang dami nang nangyari, 'di ba, yung James Pat and Dave, tapos ang tahimik and loving you. Pero talagang nandito pa din sila, nandiyan pa din kayo para suportahan kami ni Ronnie. Kaya maraming salamat sa inyo. Kaya din ginalingan namin yung unloving nyo kasi para sa inyo talaga. Oo, para solid naman yung paglalaban nyo sa amin. Totoo. Sabi ko mag-kiss kayo para sa fans. Ang ginawa nyo, nagpasalamat kayo sa fans. Ah, mag-kiss ba? Akala ko mag-message kayo para sa fans. O, game! Wow! Good night, Tina! Good night, Tina! I love you, boss! I love you! Bye-bye! RB! Good night, Arby! Bye-bye! Thank you!